At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon, ang ating cura paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Hiling ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang itala, at ang kaya ay ang mira. Ipanin niyo ang trumpeta, kaya Panginoon'y dinggin, ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay punikin, kagandahang loob niya sa atin. Rin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kahayahayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, ipan na trumpeta. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Bonifacio, Obispo at Martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Tobet. Sa buong buhay ko, akong si Tobet, ay nagsumikap na mamuhay ng matapat sa kalooban ng Diyos. Inugali ko ang pagkakawang gawa at maglingkod sa aking mga kamag-anak at mga kababayan na kasama kong napatapon bilang bihag sa Nineve, Assyria. Nang makabalik ako sa aking tahanan sa piling ng aking asawa at anak, ay panahon ng pagdiriwang ng Pentecostes, ang pista ng pitong linggo, at hinandugan nila ako ng isang masarap na salo-salo. Nang makita kong nakahain na ang masarap na pagkain, tinawag ko ang aking anak na si Tobias. Anak, ang wika ko. Humanap ka rito sa Nineve ng kahit sinong dukhang kababayan natin tapat sa Panginoon. Dalhin mo siya rito ng makasalo ko. Daliin mo
Hihintayin kita. Lumabas nga si Tobias upang humanap ng makasalo ang kanyang ama. Ngunit bumalik ito agad na sumisigaw, "Tatay, tatay, bakit anong nangyari, anak?" Tugon ng ama, "May kababayan tayong binigti na itinapon sa palengke." Sagot ng anak, "Dahil sa narinig ko'y hindi na ako makakain, halos patakbong iniwan ko ang hapag. Pinuntahan ang bangkay at dinala ko sa isang kubling puok upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin, naglinis ng katawan at kumaing nalulumbay. Noon ko nagunita ang pahayag ni Propeta Amos sa mga taga-Bethel. Ang iyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamhati at ang inyong kasayahan ay magiging panaguyan. Nanangis ako. Paglubog ng araw, lumabas ako at humukay sa paglilibingan at ibinaon ko doon ang bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtatawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, hindi ba nadala ang taong ito't ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan? Ngayon, naglibing na naman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tayo pong lahat. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang taong may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Tugon, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at tabag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Tugon, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang magiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Tugon, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tumayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, "May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ito. Umukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa,
Ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paruroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao. Kaya hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ikasyam na linggo ng karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapisahan ng isang santo, si San Bonifacio, na isang obispo at martir. Kung kaya, no, kaya ang stola na suot ko ay pula dahil siya ay naging martir. Nag-alay ng buhay dahil sa pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. Ngayon, sa gabing ito, nawa ang isa sa dahilan kung bakit tayo naririto ay dahil gusto natin magpasalamat sa kabutihang loob ng Diyos. Kaya nga sa Ingles, ang tawag dito, Thanksgiving, no, Eucharistic celebration, Thanksgiving, pasasalamat o misang pasasalamat dahil maraming ibinigay ang Diyos sa atin. Hindi man natin ito deserve, hindi man tayo karapat-dapat, pero tayo po ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. Sa kwento natin sa ating ebanghelyo, sa paggamit po ng talinghaga upang maipaliwanag sa mga saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan kung ano ang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Yung responsibilidad, no, na ibinigay sa kanila ay hinahanapan ng magiging bunga. Kaya sa talinghaga na ginamit ni Kristo, no, talinghaga ng ubasan, may ubasan, mayroong may-ari. Ang ubasang ito, may ipinagkatiwala o may mga taong pinili para, no, alagaan, para mas tingnan, no? Kung tutuusin kasi, may ubasan na. No? May ubasan na. Handa na yan. Ang hinihiling na lang, ang nihintay na lang ay yung araw ng pitasan, yung harvesting time. So, ibig sabihin, mayroon na doon, ready na. Eh, wala nang kapagod-pagod ito, mga katiwalang ito. Pero sa kanila pong kasakiman, sa kanila pong kagahaman, yung may-ari ng ubasan ay kukunin lang, hindi lahat, kundi makikihati lang. Sabi po dito, parte lang ang gusto niyang kunin. Hindi naman binabawi lahat. Malinaw ba? Malinaw o tulala na naman kayo? Malinaw, ha? So, parte lang daw po yung kukunin. Pero kahit yung parte
ay ayaw na nilang ibigay. So anong tawag natin nun sa taong yun na ipinagkatiwala lang sa iyo yan? Hindi iyo yan, pero inaangkin mo na iyo na. Ulitin natin ha. Itong bukid, no, may nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, binakuran niya na ito, humukay na siya ng mga pisaan ng ubas, nagtayo na ng isang mataas na bantayan, saka ipinagkatiwala. Ulitin natin ha. Kaya lang, yung ugali ng mga pinagkatiwalaan, nakalimot. Naging sakim nga, naging mapag-angkin. Hindi kanila yon, pero inari na nilang kanila. Kaya lahat ng ipinadadala para kumuha lang ng porsyento, no, ng share lang, kanilang binubugbog, pinapatay. At sa kahuli-hulihan, ang sabi, itong bugtong na anak na ito, nag-iisang anak na ito, patayin natin para atin na talaga ito. Itong kwentong ito, magpasa hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Kapag feeling mo, iyo yan, feeling mo, karapatan mo, nasa iyo yan. Kaya pag may umaangkin, may dumarating na pakiramdam mo, aagawan ka, umaabot sa punto na papatay ka. Umaabot sa punto na sisiraan mo ang isang tao para lamang hindi ito mabawi sa iyo. Pero sana po, no, sa gabing ito, maintindihan natin, hindi naging madamot ang Diyos sa atin. Lahat ng mayroon tayo, hindi nga atin yan. Ipinagkatiwala lang sa iyo, hindi sa iyo yan. Kaya lang, oh, sige, anong ugali natin? Nakukuha ba natin na magkusa na magbigay ng parte natin ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin? Nagagawa ba natin? Naiisip pa ba natin na magbigay ng pasasalamat sa kabutihang loob ng Diyos sa atin? Eh, sample na lang. Halimbawa, kapag nagsisimba ba tayo para magpasalamat? O nagsisimba tayo kasi para bang pakiramdam natin, no, may utang ang Diyos sa atin na hindi pa ibinibigay. Kaya hindi natin magawang magpasalamat. Hindi natin tuloy magawang gumawa rin ng kabutihan kasi wala naman akong natatanggap. Wala naman binibigay ang Diyos sa akin. Tinan niyo mga mukha ng katabi ninyo. Mukha bang nagpapasalamat yan o mukhang nagre-reklamo? Ha? Kahit ang buhay natin, mismo ang buhay natin, hindi atin ito, sa Diyos ito, ibinigay lang. Pero ano ginagawa natin? Sa anong paraan natin ipinagpapasalamat o sinasabi ang ibinibigay yung pagpapasalamat natin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag makapal ang mukha. Diba? Eh, ganyan ang pwede natin masabi sa mga tauhan sa kwento sa Ebanghelyo, pero pwedeng ganun din sa atin. Hindi naging madamot ang Diyos sa atin, pero tayo ang damot-damot natin. Eh, yung alam niyo, yung pagtulong sa kapwa, yan ang isang paraan din ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi malinaw sa'yo, pinagkatiwala lang sa'yo yan eh. Eh, di ba sa aklat ni Tobit, sa unang pagbasa, dahil naramdaman niya, no, sabi niya, naging mabuti ang Diyos sa akin kahit ako ay naging alipin o nabilanggo. Pero ngayon, no, nagpapasalamat siya sa pamamagitan ng pagtulong doon sa mga taong pinatay. Nakulong na siya, sabi dito, nakulong na siya dahil sa kanyang pagtulong doon sa kanyang kapwa. Ngayon, sabi, uulitin na naman niya, gumawa na naman. Pero kasi nga, dahil bunga yon ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya binigyan niya ng marangal na libing yung mga taong pinatay.
ano na? Ano ba? May pumapasok pa ba o tulala pa rin? Wala talaga. Kaya kailangan natin baguhin ang ating attitude. Pupunta ka dito, dala-dala ang pasasalamat na nararapat sa Panginoon. Hindi ka pupunta dito dahil magrereklamo ka na naman. Kasi marami ka nang natanggap na hindi mo ipinagpasalamat. Tapos ngayon, pupunta ka para magreklamo doon sa mga inihingi mo. Isang biyaya din yan, no? Na dapat nating hilingin at tingin sa Diyos sa misang ito. Amen? May pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating pungitutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pamilya, naway bigyan pansin ng diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo'y nawa mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa, lalo tigit ang kaluluwa ni Miracle na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Kalwa
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Bonifacio sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, sana, oh sana, sa kaitaasan, pinagpala. Ang ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Sundin ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Bonifacio. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong ipagdasal ang kaluluwa ni Miracle. Eternal rest grant unto the soul of Miracle, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Miracle, O Lord. May she rest in peace. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Miracle, O Lord. And let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkatapos po ng rosary o novena, yung ating pong Paris Formation. Bayan ng iyong pagkalingat naman sa buhay, pag-ibig at katarungan, kanda ng kanyang karya sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ng anis sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipahayag kanyang pagkaling at habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian.